Welcome back sa aking channel. Star comedian at director na si Chad Kinis may inamin sa publiko tungkol sa namamagitan sa kanila ng controversial na actor-model na si Dominic Roque. Panoorin at pakinggan hanggang sa uli ang bidyong ito para sa buong detalye. Lap Trip ang naging paandar ng Facebook post ng komedyante at director na si Chad Kinis tungkol sa dating actor na si Dominic Roque. Pinusuan at nilike ng bonggang-bongga ng mga netizens ang litrato ni Chad kung saan kasama niya ang ex-boyfriend ni Bea Alonso na si Dom. Hanggang sa ngayon, viral pa rin at pinag-uusapan online ang naging ganap na iyon ng dalawa kung saan nakakuha na ito ng libo-libong engagement sa buong social media. Kung kaya, agaw pansin na naman ang kakatapos pa lamang na naging kontrobersya sa hiwalayan ni Bea at Dominic Roque. Marami ang nag-react dito at naiinggit kay Chad dahil nga magkayakap pa ang stand-up comedian, content creator at ex-fiancé ni Bea Alonso. Well, obvious naman dahil umabot na sa halos 145,000 likes ang nasabing post na iyon ni Chad Kinis na meron pang 285 shares sa Facebook pa lamang na sa makatuwid talagang pinag-usapan ito at pinusuan ng mga taong bayan na sumasabay-bay sa relasyong Bea Alonso at Dominic Roque. At kung mababasa sa mga naging komento na iyon ng mga netizens, halos pinuno ito ng mga kapatirang bakla. Oo nga, inggit na inggit nga ang mga ito sa mga pagkakataong nakayakap at nakasama ni Chad ang ex-fiancé ni Bea na si Dominic Roque. Saad niya, for sure may maiinggit. Itago natin sa pangalang Senyora. Dagdag pa ni Chad, baka invention niyo dito si Senyora na kudi makakahinga yun. Ang Senyora na tinutukoy ni Chad ay ang sikat na social media personality na palagi ring kasagutan at kabardugulan ng komedyanang si Kiray Celes. Sumagot naman si Dominic sa post na iyon ni Chad Kinis. Walang edit talaga. All natural ang reply naman sa kanya ni Chad dito. Pero talagang hindi makuha ng ibang tao kung sino ang tinutukoy dito ni Chad na si Senyora. Marami kasi ang nagsasabi na ang talagang tinutumbok dito ng komedyante ay walang iba kundi ang ex-fiancé ni Dom na si Bea Alonso. Matatanda ang hindi na bago kay Dom na ilink ito sa kanyang mga kapwa male celebrities at mga kilalang personalidad dahilan para lumaki ang naging issue sa hiwalayan nila ng kanyang fiancé na si Bea. Ito rin ang dahilan kung kaya na-question ang tunay na pagkatao at ang pagkalalaki ni Dom dahil sa mga issue tungkol sa pagkakalink niya sa mga gay personalities. Ilan nga sa mga naging komento sa nasabing post ni Onchad tungkol sa controversial na picture kasama si Dom ay nakatawag pansin sa ilang mga netizens. Sabi ng isa, ang tao kapag friendly at walang pinipili na i-friend ay kung may makitang kaakbay na baka imarites ka agad sa mga chismosa na jowa. Baka lahat ng mga beke na kaakbay ni Dom, jowa niya. Diba, pwesing nagpa-picture lang tapos i-chismis nyo na na-jowa? Hahay, buhay parang life. Sabagay, mamatay ang mga chismosa kapag walang i-chismis. Sabi pa ng isa, kung ako kay Bea, dapat talaga hiwalayan tong Dominic na ito. Hindi mo alam kung ano talaga ang tunay na pagkatao nito. Sayang lang yung kagupuan mo Dom kung ganyan ka. Booking ka na, beke, ang bababoy nyo. Samantalang usap-usapan ang inilathalang artikulo ng entertainment site na Passion Police kung saan ayon daw sa kanilang source, umano'y nagkabalikan na raw ang nagiwalay na engaged couple na sina Bea Alonso at Dominic Roque na ilang buwan na ring nababalot ng kontrobersya lalo na ang rason ng kanilang breakup. Matatanda ang hindi ito ang unang beses na lumitaw na mukhang nagkabalikan na raw ang dalawa matapos nasabihin ng showbiz insider na si Jobert Sakal dito sa kanyang entertainment vlog na umano'y narinig daw ang tilaboses ng isang babae habang nasa video conference si Dominic Roque at ang tinig daw ng babae ay parang boses ni Bea Alonso. Sa isa sa mga episode na naman ng OG Diaz Showbiz Update na talakay ni OG at kanyang mga co-host na lagi raw nakikita ang kotse ni Dominic sa labas ng bahay ng ex at may kwento pang nakitulog daw ito sa bahay ni Bea paminsan-minsan. Ang naging saad sa artikulo ng Fashion Police na inilathala noong March 6 matapos daw maghiwalay ay nagkaroon ng reconciliation sa pagitan ng dalawa. Siguro daw ay maayos na nakapag-usap ang dalawa dito.
Pero ang hindi raw sure ay kung mapupush pa nila ang kanilang kasal. Sabi nga ni Bea, time is the ultimate truth teller. Kung talaga nagkabalikan sila, malalaman at malalaman din naman ng publiko ito. Dahil halos lahat daw ng mga paparazzi sa showbiz ay nakatuon sa kanila sa kanilang mga galaw 24 oras. Kaya sa mga sinasabi na iyon ng ilang mga kilalang showbiz insider tulad na lamang ng kampo ni na OG Diaz, Christopher Min at Jubert Scaldito ay parang nagpapakita ito ng mga sinyales na mukhang nagkabalikan na nga sina Bea Alonso at Dominic Roque. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.